ngayon nagsalita kagabi. Napanood ko kagabi yung foreign minister ng kapitbahay natin. Opo, ang sabi niya, parang pinoprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpoprovoke? Sila o tayo? Sa mahal nating kaibigan, Senador, hindi po tayo nagpoprovoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. At noong nakapasok na nga po ang ating mga fishermen ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila po ang nagproprovoke. Hindi naman po tayo. Tayo po yung nagre-react. Ngayon po ang aming pong pagbabago ng palaisipan, ng kaisipan sa armed forces, huwag na ho tayo magpaprovoke. Humanda na lang tayo na huwag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatangang lakas, baka naman po sa Philippine rice mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na Kalihim, kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din nito. Meron po akong isang ano lamang po, kasi sabi niyo, maghanda po tayo. Yun po ang matagal na po naming sinasabi, mahal naming Kalihim, sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, una dito po sa bulwagan ng Senado, sapagkat hanggang ngayon po nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, ano po ang ginagawang hakbang na ang DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong nakalulungkot pong isipin ano, na kung sino pa yung maraming mga patutsada patungkol sa kailangan ay ganito na ang gawin, kailangan na ganito ang gawin, pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC. Gaano po ba ka-importante ang mandatory ROTC sa inyo pong palagay po? Importante po ang mandatory ROTC, lalo na po sa mga skills na kinakailangan po ng reserve force in the future, no? At inuutos ko nga po sa sandatahang lakas na pag-isipan mabuti ang ating reserve force structure, kasi ngayon po wala po tayong TONE sa reserve force structure. At baka kailangan po natin ng mas marami pang reserve forces sa Navy at saka sa Air Force. Kasi ang isang theory na binibigay po nila, katulad po ng World War II nung araw, ang default mechanism, magre-reserve po sa mamumundok. Wala na po tayong pagbubundukan dito at pag-abutan po tayo dito ng kalaban sa lupa, mahirap na po ang delikado na estado natin, no? Kaya hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force. At saka may comment po sa ating kasama na sana po mapalitan ang nomenclature ng ROTC para ang mga ekspektasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan ho may sundalo. Kaya gawin na lang ho, mandatory military training na lang ho. Ngayon, we choose the best. Kasi po this is a truth also po. Doon po sa skills na kinakailangan,
Kasi po ang PMA, 1 degree lang po yan. Bachelor of Science lang po. Kailangan po ng multidisciplinary eka nga na armed force kasi kailangan natin ng computer science dyan. Kailangan po natin ng engineering, project management, psychology, international relations para ho sa skills. Galing ho yan sa OCS, sa Reserve Force at sa ROTC. So, hindi lang po para sa Reserve Force ang ROTC, ngunit pang fill up ng ating mga tinyente sa regular force. So, importante po ang ROTC. But on our end, Mr. Chairman, Honorable Senator Padilla, hinahanda po namin ang aming kakayahan na matrain, maprocess ang mga sa ilalim dito in the future. Maraming salamat po. Kasi po, mahal na kalihim, ang nangyayari po kasi, ang nararamdaman ko po rito, kapag pinag-uusapan yung sa pension plan, lahat eh attentive. Pero pagdating sa mandatory ROTC, medyo malungkot eh. Nalulungkot po ako, hindi ganun kainit ang reception nila dito. Pero sa inyo na po nang gagaling, kailangan na natin maghanda. Kaya po sana maging senyalis na po ito para ang buong Senado po ay sumuporta dito sa mandatory ROTC o mandatory military training. Yan din po talaga ang lagi kong sinasabi, yung disiplina. Kailangan natin makuha yung disiplina.